3, 2, 1. Hey guys! Mga Santos here and I'm back with another vlog. I know, parang yung damit ko, yung looks and everything from the previous vlog. Kasi nga ito yung part 2 at sobrang haba na nun. Kaya hinati na natin, okay? For this video, i-discuss natin yung mga frequently asked questions nyo. Nakikita ko sa comments at sa mga nagpa-PM sa akin about the scholarship sa Benilde. Since I'm an SDA scholar sa Benilde and my question is about para mag-apply, mga gano'n, ano ba dapat gawin, ganyan. So, let's go. Let's answer these questions. Number one, and sabi dito, how did you apply for a scholarship? Nag-apply ba or binigyan lang ng eligible scholarship? So ako, nag-apply ako for the scholarship. Pero may tinatawag na BEST or BST scholarship before na kung saan, depende sa application mo eh, natitingnan ng Benilde and syempre sabihin ka nila if eligible ko for that scholarship. Kasi syempre din sa application nandun yung mga achievements mo, ganyan, leadership experiences, mga ganun. So I think dun nila win-away yun. And hindi ko pa alam yung iba pang factors, pero ayun, titingnan lang sa application and then sabihin nila if under ka the scholarship na yun. Pero yun nga, sa case ko, nag-apply ako for the SDA scholarship. Next. What is a partial scholarship? So ako, nabanggit ko kasi dun sa vlog ko, dun sa about the scholarship din na hindi ako full scholar. Ang full scholar kasi is, as in yung buong babayaran mo is i-waive nila. So wala ka nang babayaran para ganun. As partial scholar, ako, may binabayaran pa rin ako fees. Pero majority ng fees is na-waive na. So yun yung partial scholarship. Pero I think depende pa rin yun sa evaluation sa'yo ng college. Ayan. Next, interview lang po ba yung ginawa to pass the scholarship? Tapos, indicated po ba yung portfolio or nilagay ko lang daw ba doon? Hindi siya interview lang kasi ang process ng scholarship is una, nagpasa ako ng grades ko. And then, after nila evaluate yung grades ko, saka sila nagsabi na kailangan namin ng portfolio mo. Doon ako nagpasa ng portfolio. And then, nung pumasa doon, tsaka nila sinabi na i-interview na ako. So, ayun. What questions were in the interview? I think it depends sa course mo or the scholarship. Pero sa case ko, since sa SDA ako, and since film yung tinitake ko, ang mga tinanong lang sa akin ni Direct Joey that time is about sa film din. Ano ba yung mas forte ko? Ano ba yung specialization na gusto ko in the near future? Ganyan. Then, simple ano lang, questions like, ilang kayo magkakapatayad, mga ganyan. Ayun lang naman. Huwag kayo ma-pressure. Kung kilala nyo naman yung sarili nyo, I think, madali nyo naman sasagot yung mga interview. Is the scholarship available for film students? Ito, naging problem to, or tinanong to, kasi may nagsabi na wala na daw, ganyan. So, nung in-applied ko yung SDA scholarship before, lahat ng courses under SDA is eligible for that scholarship. Ngayon, wala na kasing SDA scholarship. As far as I know, nung last time I checked the website, ang meron na lang is St. Newton. Close ako sa yung form, so hindi ko na makikita kung ano yung mga courses doon. Pero yung huling check ko nga, ayun, wala na yung film doon. Sadly, wala na yung film. But, pwede pa naman kayo mag-apply, I think, sa iba pang type of scholarship. If yung specifications or yung requirements is pasado naman kayo doon. So, i-check nyo na lang yung iba pang type ng scholarship. Ayan. Tagalog po ba or English ang interview? Sa akin, Taglish naman. Hindi naman nag-require sa akin mag-English lang. As long as nagkakaintindihan kayong dalawa or kasi naman nag-interview sa inyo, as long as siguro nagkakaintindihan kayo, okay na yun. Or depende sa mag-interview sa inyo. Pero sa akin nga, naging Taglish lang siya. As in, parang chikahan lang kami. Ganun. Na ano yung ganito, ano yung ganyan. Tapos ako sinasabi ko lang, comfortably. Ganun. And then, ano daw yung nilagay ko sa portfolio ko? Ang nasa portfolio ko is merong films, of course. Kasi yun ang hinihingi nila since sa film ako. Naghumingi sila ng 10 minute ba? Or 5 yata. Minimum 5 minute film.
tatlo nun, tapos tatlo ng script at tatlo ng storyboard. Ang ginawa ko nun, yung mga storyboard, drawing ko pa kasi iba wala talaga storyboard. Yung iba meron, iba wala. So, tanay ko pang i-draw yun. Kasi hindi pa ako marunong. Hindi naman ako drawist. Hindi ako drawer. Ano pa yung drawing ko nun? Mga, alam niyo, parang chibi, pero hindi chibi. Kasi di ba may stickman? Ganun yung stickman, di ba? Ganun, ganun. Yung sa akin yung mabilog, parang mga marshmallow, ganun. Ganun yung mga drawing ko, B. Tapos, yung sa scripts naman, naka-prepare na naman siya before since na-shoot na ngayon. And then, yung films, yung mga films na pinasa ko is yung studying na kung saan na-shoot ko lang at ginawa ko lang kasi kulang ko ng film. So, yun. Hindi talaga siya from the portfolio before. Tapos, ang pinasa ko pa is mayroon pa kami film from senior high school na pinasa ko pero hindi ko pa siya nilalabas. Hindi ko sure if ilalabas pa namin yun. And then, yung pangatlo, I can't remember. Pero I think galing din ng senior high yun. Kasi yun lang naman ang meron ako na ibibigay sa kanila. Mga output ko nung senior high pa ako. So, ayun lang naman. If may mga tanong pa kayo, lalagay ko naman yung links ng website ng Binil sa baba. And also, may mga, dun sa website na yun, naka-indicate din naman yung mga Gmails nila. So, pwede na silang email doon. And hopefully, makita ko kayo sa Binil soon. So, mag-a-apply. At, yeah. Ayun lang, ang mga kaganapan natin. Sobrang haba na talaga kasi nung vlog, kaya hiniwalay ko na to para din focus sa scholarships. If you have other questions na kayo ko naman sagutin, feel free na mag-comment kayo or PM niyo ako. Friendly naman ako. Okay, mag-alala. Nagre-reply ako as soon as possible. Pero kung hindi man, please wait na lang, P. Pero nagre-reply ako. Okay. And, yeah. Sana abangan niyo pa ang iba pa mga content. And, thank you guys for watching. Follow me if you haven't already. Subscribe dito sa channel. Hit yung notification bell. Kasi, ano yun, di ba? Mag-upload ako here and there. And, ayun. Thank you guys for watching. And always remember to be silly genius. Bye-bye!